Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In summer was there a voice heard, lamentation and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and could not be comforted, because they are not. Ito na lang po, sabay-sabay tayo, verse 23, ready, go. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled that was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Okay, let's pray. Pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Nawa, ngayong as we conclude our message, kanilang umaga, we pray kayo po ang mag-ingat sa amin, Panginoon. Bigyan nyo ng katalinuan, bawat isa, makinig lang at maintindihan ang mensahe ngayong hapon, Panginoon. Kayo malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Nakakaupo na po. Okay, konting mga behave lang kayo mga bata. Okay. Pero yung ating mensahe naman ngayong hapon ay okay, yung magulo papalabasin. Okay, yun ang rule natin dito, di ba? Yung mga magulo rin po kasi talaga dito eh. Pasensya na po yung mga gustong makinig, pasensya na po ha. Pero baka mapalabas yung iba. Kasi ganun eh. Pag magulo yan, minsan damay-damay na eh. Men? Men. Sino gusto lumabas? Sinasabi ko. Okay, hindi ko natatanong ngayon. Hindi na akong tatanong actually. Okay, sige. Makinig na lang, makinig. Hindi na akong tatanong. Okay, so napag-usapan po natin ngayon ng umaga. Ang title po nito is the He That Is Born King of the Jews. Okay? He That Is Born King of the Jews. Sino yun? Sino yung okay. Subtitle ito, The True Biblical Account of the Birth of Jesus. The True Biblical Account of the Birth of Jesus. Bakit may ganun pa tayo? Kasi may mga hindi totoo. Okay, nililito tayo, gino-joke tayo. Napag-usapan kanina umaga, yung Santa Claus, sinong gusto kay Santa Claus? Makita nyo na yan. Mamaya, dapat walang ganyan. Una, kalokohan yun, kasi numalingan yun. Wala sa Bible yun, opposite pa sa Bible yun. Yung regalo, ginagawa nyo lang. Ay na, magpakabait ka muna bago ka regaluhan. Ha? Mali yun. Regalo nga. So, nakita nyo yung kanina, naalala nyo? Pakita ko na lang ulit. Santanas. Ang totoo yun, alam nyo si Satanas yan, si ano? Si Satan, si Santa Claus. Ito po yung makikita nyo sa mga mall. Okay, niloloko ko yung mga bata. Uy, anak, sulat ka kay Santa, ha? Ano, susulat pa kay Santa? Una, hindi totoo si Santa Claus. Kaya sabi nyo, nagalit yung ano, Kristiyano, sabi. Stop teaching lies to children! Amen? Turuan yung mga bata kasi nung alinga pag laki niya, ay hindi po natutuyo. Ano ba kaya hindi totoo sa mga sinasabi sa akin nanay ko? Diba? Unang-una lang, hindi nakakatuwa yung Santa na yan. Nakita ka ng lumilipad, tapos may reindeer, tapos laki ng tiyan. Tapos, ho, ho, ho. Tapos, ang dami kaya nung bata kami na napanood na ganyan. Kesyo, pag di ka na iniwala kay Santa Claus, medyo ano ka, Uncle Scrooge ka, alam niyo ba yun? So, labanan po yung ginagawa natin. Kaya ang title nito is The True Biblical Account of the Lord, The Birth of Jesus. Okay? So, nabanggit natin kanina, again, yung mga kasinungalingan, December 25, hindi yan ang date. Wala po nakakaalam nun. So, kailan tayo mag-celebrate? Celebrate nyo everyday. Okay? Gusto nyo. Pero maganda, kung nag-soul winning ka, wala nang pwede magsabi sa'yo, uy, di ka nang gi-celebrate ng Christmas eh. Napangaral ko nga yung kaligtasan eh, tapos celebrate. Kaya makikita dito, wala kaming parol, wala kaming Christmas light. Mamahal nun eh. Wala kaming Christmas tree. Ano meron kami?
Ito kaming Bible, yan. Nakikita nyo ba yan? Sineshare namin yan, papamigay namin sa mga naligtas. Yan ang meron kami. Amen? So kung kayo yung tipong ganong klase ng tao, gusto nyo katotohanan, sa mga anak nyo, kahit bata pa kayo, kayo mga bata, gusto nyo ba inuututo kayo? O anak, maglaro ka lang muna dito, tapos ano, dito lang kayo, tapos mamaya, dating si Santa Claus. Wala naman, di ba? Gusto nyo ba yun? Sinasabi ko eh. Gusto nyo inuto kayo? Alam nyo, yun, alam nyo yan eh. So kahit kuya nyo, ate nyo, yun yung inuto kayo. So si Pastor, di kayo utuin, okay ba yun? Pag-aaralan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. So number one kanina ang aming number point, si Jesus ang ating focus. Ibig sabihin, pag mayroong iba dyan, Santa Claus, puro gadget, puro turkey, puro sa Santa Claus, sinabi ko na. Yung masaya mga bata, magulo, pag Christmas party. Anong gusto nyo pag Pasko? Pera, regalo, kahit ano pa yan. Pag yan ay nilalayo ka, salita ng Diyos, nilalayo ka kay Jesus, nilalayo ka sa mga bagay na patungkol salita ng Diyos, masama yan. Amen? Makinig. Ay, Baptist Church siya, dito Kalokohan, ha? Isa pa Rod, ha? Warning na to na, ha? Itong si Rod, dasa nanay mo. Sabi atin, kung dito yung tatay mo siguro, hindi ka makakulit na. Nireklamo sa akin tatay mo eh. Sabi ko, hindi, bait-bait nun eh. Bihira ngayon, lumalabas na ha. Sige. After ilang years, makikita mo to nasa YouTube. Okay, ha? Walang makulit, amen? Ito, maliliit pa kasi to eh. So, point number one, Jesus was the focus or ang focus ng birth, syempre, sino may birthday si Jesus? O siya yung dapat nangunguna, di ba? Again, nasabi ko lagi sa inyo, pag may Christmas party kami sa office, ay pambira, kompleto yan. Excited na yung mga yan. Syempre, may mga prize, may mga program, mayroon pang ayun, may mga presentation. Ang present kayo doon, puro kalokohan yun. Masa kabastusan pa. Matatapos na yung Christmas party. Wala, hindi mala nabanggit yung kaligtasan na pinoprovide ng Panginoong Jesus at gusto niya makamta na ng bawat isa. Hindi man lang nabanggit yung impyerno na dapat makaligtas tayo sa impyerno. Hindi tayo mapunta doon. Walang ganun. Amen? Bakit ganun? Kasi nga, labanan po yan. Lalabanan ng sanlibutan, ng demonyo, tsaka ang Panginoon. Naglalabanan yan. Kaya ngayon, lagi siya sabi, mga maingay. Sabi ko, uy, kakampi ba kayo ng Satanas? Pag maingay kayo, nakikinig yung katabi nyo, tapos guguloyin nyo. Kanino kakampi kayo? Pagtahimik kayo, di ba? Ito nakakasagot, ibig sabihin, nakikinig. Kaya nga, bago po yung sound system namin, pambira, pag di pa naman ako nakabida dito eh. Okay? So, Jesus is the focus. Mga matalinong tao, ano po siya? Sought after him. Di ba? Alam niyo yung mga, hindi po yung three kings, ha? Yung ba? Isang mga mali eh. Three kings. Walang three kings sa Bible na pumunta, di ba? Si Kesha, si Gaspar, Baltasar. Wala po sa Bible yun. Okay? Walang nakakilala doon kasi una, hindi sila tatlo. Pangalawa, wise men sila. Ibig sabihin ito, yung mga matalinong tao, gusto rin nilang malaman yung talagang gusto sabihin ng Diyos. Alam nila, noong mga panahon po ng Old Testament, ina Moses, Jeremiah, Isaiah, alam nyo ba? Yung salita ng Diyos, binobroadcast yun sa lahat. Sa buong mundo. Yung kay Daniel, binodcast ni Nebuchadnezzar yun. Kasi nga, nakita niya, nakilala niya yung tunay na Diyos. Hindi ito, kanya, hindi ito yung katulad ng mga Diyos-Diyosan na pag bumaha, kailangan mong ano. Nakita niyo ba yun? Sa Facebook. Yung Diyos-Diyosan nila, bit-bit nila. Oh. Eh, Diyos pala yan. Eh. Bakit mo bibit-bitin? Diba? Ganun yung mga Diyos-Diyosan. Pero yung Diyos, siya ang nagliligtas. Okay? Kaya maliligtas tayo sa impyerno dahil sa Panginoong Jesus. At even yung mga problema natin minsan. Kailangan natin sinong maraming problema dito. Nakikita ko si Jacin, parang problemado lagi eh. Bata pa to, pero salamat, sipag kasi to eh. Buti si Pamela, wala eh. Walang problema to. Yan.
Pero kung ano ang problema sa buhay ako, pag nakikita ko kayo, pupunta kami doon sa inyo, kukulit nyo. Kaya nakikita ko yung kalagayan nyo. Kaya nga si Mrs., alam nyo ba yan? Hindi ko sinabihan yan. May nagsabi lang ata dito si Ma'am Joanne. Kawawa naman yung mga bata na hindi makabasa. Eh sabi ko, Ma'am Bira, anong gagawin ko dyan? Diba? Hindi ko naman kayang turuan lahat yan. Pero naisip nila, mga kababaihan dito, eh ba't di natin turuan yung mga bata? Eh kung magsipag yan, mga 2 taon, matuto magbasa, ma-encourage magbasa. Diba, may mga sinasabi pa sa akin, itong si ganito, hirap na hirap magbasa. Ang bihira, mga simpleng words, hindi mabasa. So na, ano po sila, na medyo na burden po sila sa mga bata. Ngayon, marunong na magbasa. Pinakabisado pa yung Bible. Amen? So napaganda po. Yung pag-asa yung mga bata, especially kahit nga tayong mga matanda, mayroong parigaso, matigas na ulo natin eh. Pero at least, pwede pa mga nanay, tatay, at least mapakiusap namin, huwag nating hadlangan yung mga anak natin. Yung mga bata, at least panalangin natin sila na itong batang to, hindi ko alam gagawin ko dito. Paglaki nito, ayoko maging katulad ko. Hindi naman, no? Pero siguro, di ba, mga failure tayo sa buhay, aminin natin, amen? Kung marunong pa magbasa yan, ang bilis ng acceleration ng learning yan. Lalo na ito, nabasa mo yung Bible, maging matapang eh. Iba dyan, magpastor pa eh. Makukulit dyan. Sana si Rod. Ewan ko, mapapastor ka ba? Hindi ka pwede. Hindi. Pag laki mo, pag nagtino-tino ka, may mga kilala kaming ganun. Diba? Nagpag-aralan na si Paul, diba? Loko-loko yun eh. Pero nung kinausap siya ng Diyos, naligtas siya una. Sabi niya, ba't loko-loko pala ako sa Diyos? Ba't hindi ko paglingkuran na lang Diyos? Bakit ko siya kakalabanin? Di paglingkuran ko na lang ang Diyos. Ano ginawa ni Paul? Diba? Naging mabuti siyang lingkod ng Diyos. O sana, ganun tayo mga bata. Amen? So, patuloy natin si mga wise men, yung matalinong tao. Gusto niyang makilala ang Diyos. Gusto niyang malaman ang gusto ng Diyos. At gawin niya yun. Kung paano niya gawin, alamin niya. Yung kalaban ng Diyos, gusto siyang patayin. So, kaya lagi tayong may makalaban. Kanina, iniisip ko, sinusundo namin kayo, diba? Mas nagkakanta, ang dami natin. So, isip-isip ko lang. Kung magkikita-kita kayo siguro tayo sa ulo man, no? Hindi naman. Kaya yun ang gusto kong pambati sa inyo eh. Magali, oh, see you in jail. Huwag naman, no? Pero may mga kalaban ng Diyos, alam niyo ba yun? Yung mga kalaban ng Diyos yan, tinatakot tayo sa virus. Sila, hindi naman takot sa Diyos. Tama ba yun? Ang Diyos, kung gusto niyang patayin, patay ka. Kung gusto niyang gumaling, gagaling ka. Alam nyo ba yun? Paulit-ulit na kwede sa Bible. Hindi sila niniwala dyan, tapos tayo tatakutin din. Well, ako, hindi ako takot dyan. Amen? Nakikita ko kayo. Actually, science nga. Sabi ng science po, yung totoong science, ha? Yung mga hindi nga nakakahawa yun, eh. Hindi tinatablan yan. Mga bata, tapos pagbabawalan nyo, di ano mangyayari dyan. Number 2 point, the accuracy of scripture emphasize. Okay, number 1, the focus si... Sinong bida? Jesus. Pangalawa, yung Bible. Alam nyo ba, pinag-aralan kanina umaga, sobrang accurate ang Bible. Yung iba, kinuwento. Yun yan, nagkaroon ng Gaspar, Baltasar. Wala sa Bible yon. Pero sa Bible, sinabi ng Old Testament, nangyari ng New Testament, natupad kay Jesus. Okay? So, yung sabihin, ano nung message sa atin nun? Eh, hindi tayo dapat maniwala sa mga kwento-kwento. Diba? Sino manonood ng ano ngayon? Ng sini? May sini na ba? Wala pa rin. Salamat naman. Pero manonood kayo ng Netflix, di ba? Wala din. Walang load. Kaya mapalad kayo. Okay. Kaso ABS-CB, huwag na rin kayong manood. Amen? Basahin nyo na lang yung Bible. Mag-aaral tayo dito 3 times a week. Mas totoo pa yun na natutunan yung mga bata. Amen? Mas matututo pa kayo. Hindi kayo ang dalin yung bulahin. Kasi nasanay na kayo na binobola. Eh, okay na yun. Santa Claus. Sige, Santa Claus. Pakitulungan po ako sa mga bata. Okay. Naka-mic na ako eh. Gusto yung todo ko to. Okay. So, yun na ang pag-usapan natin. Ngayon, 3 points lang to. Tapos na yung ano. 2. Yung wala nung kaninang umaga. Sayang. Panoorin nyo lang sa Facebook. YouTube, ha? 1 oras kami kanina. Pero ngayon, mabilisan lang tayo. 3rd point.
Mga katotohanan about the birth of Jesus. Una, siyang bida. Pangalawa, yung accuracy ng Bible, dapat makita natin. Pangatlo, this event brings joy, but only to those that understand. Okay, verse, tingnan nyo to ha, sa verse 10. Sinong masaya? No, bata kasi masaya rin talaga eh. Alam nyo ba? Sa Pasko, sinong masaya? Ako! Ay, bakit? Marami, yung mga masaya, maraming pera, di ba? Hindi rin. Ito yung point natin, sabi dyan. Pakibasa nga, ready, go. When they saw the stars, the many stars, it is singing, great joy. Sino yun? Sino yung masaya? Ako! Okay, seryoso na, mga bata. Ang masaya sa Bible, yung binasa natin, hindi lahat. Si King Herod, galit na galit nga, di ba? Pinatay niya yung mga bata. Alam niyo ba yun? Matindi ah. May mga loko-lokong mga tao dyan. Pero ang masaya, binibigyan ng Diyos ng kasiyahan yung mga matalino. At sabi dito, kasi sinusundan nila, gusto nilang ma-meet si Jesus. Kaya sumunod sila sa star. Okay, kaya alam niyo yung mga parol, di ba? Pero maniwala ako, hindi naman ganun yun. Tingnan mo sa, nabasahin ko sa ano ah. Sa na ba yung aking notes? 2 Peter 2 Peter 1.19 Basahin ko na lang po. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed. Okay, meron daw tayo, si Peter, meron tayong sure word of prophecy. Yung sinabi ng Bible, totoo, dapat pakinggan. Sabi ni Peter, meron tayo nito. Okay, sabi dito, dapat tayong makinig. Sabi niya dito, as unto a light that shineth in a dark place, kagaya daw ng pwede pakipatay yung ilaw, saglit lang. Daddy, pwede pakipatay yung ilaw. Maso may ilaw din dun eh. Sige po. Isa pa. Ayun. Sige, isa pa. Ayan. Ganyan na lang. Sige, pakibuhay na. Bakit buhay na po? So, masaya ba yung walang araw, walang ilaw? Lalo ako, hindi nyo ako makikita, no? So, pero, sabi dito ni Peter, kagaya ng isang ilaw na nagniningning sa isang madilim na lugar, okay? Until the day dawn and the day star arise in your hearts. Ang sinasabi niya to, mga kaibigan, mga kapatid, ang salita ng Diyos at ang Panginoon mismo, Pag hindi maliwanag yung tao, hindi alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung anong gagawin sa buhay niya, para siya nasa dilim, di ba? Nangangapa, anong gagawin ko bukas? Paglaki ko, anong gagawin ko? Sino mga pangasawa ko? Sino magkasabi sa akin? Tapos ano na, paano ko palalaki yung, hindi alam. So, anong ginagawa niya ngayon? Walang plano, hindi niya alam paano palalaki yung sarili niya, yung anak niya. May nag-offer sa kanya ng trabaho. Magnanakaw pa sila. Sige, tanggapin natin yan. Yung mga babaeng anak natin, dami dito makadalagahan. Ay, nilapitan ako ng lalaki, mahal daw ako. Sige, sama na tayo. Hindi alam yung totoo eh. Hindi alam, hindi, pati mga magulang. Hindi napayuan sila. Pero pag kilala mo ang Panginoon, sabi dito, parang yan, maliwanag, di ba? Nakikita mo kung saan ka pupunta pag maliwanag. Amen? At ang actually sinasabi dito, si Jesus yun, tsaka yung Bible. Pag alam mo yan, nagdining lang yun sa buhay mo, hindi ikaw yung parang ang bulag, na nangangapa, mamaya madadapa ka, mamaya mauntog ka, hindi mo alam eh. Pero pag kilala mo ang Panginoon, iba, amen? At ikaw ay, magiging masaya din. No, ngayon to, karamihan sa inyo, nag-iumpisa pa lang, iba sa inyo, nagtitiwala pa lang, iba sa inyo, si Ate Margo, naghahanap pa lang ng church. Iba dito talaga wala pang clue. Ito mga bata, ang galing sumagot eh. Pero pag may turo ng Bible, sige po, sige po. Amen? So parang sila yung sinasabi, nakikita nila yung ilaw pero medyo malayo pa. Parang ganun yung mga wise men na to. Kung matalino kayo, sino susundan nyo? Si Jesus. Amen? Pero ngayon maraming loko-loko nakikigamit ng Jesus na salita. Anong gagawin nyo? So habang lumalapit kayo, siguraduhin nyo si Jesus yung hinahanap nyo, amen, at matatagpuan nyo. Kaya dito,
Pinag-aaralan natin yung Jesus na nang nasa Bible, hindi katulad ng nasa libutan na okay lang sa kanya, na bastos-bastosin siya, kapanganakan niya raw, tapos puro kalokohan ginagawa. Hindi ganun ang Christmas, amen? By the way, yung Christmas din, hindi natin ginagamit kasi nga sa Catholic yan. Okay? So, yun. So, masaya ba kayo? Oh! Yung mga hindi bata, yung mga adults, masaya ba kayo? Oh! Adults. Okay, magiging masaya tayo pag alam natin kung saan pupunta yung ating kaluluwa. Amen? Ligtas na ba kayo lahat? Oh! Yung electric fan ko po, pampawisan ako. Hindi po, hindi na po, nasaksangan. Okay, so, ganyan tayo kasikip. Okay. So number 2, tapusin na natin dito sa verse 11. And when they were come into the house, yung mga wise men, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. So point ko lang dito, mabilis na lang. Sino ang masaya? Una yung mga wise, hinahanap nila Panginoon. Pag natagpuan nila, anong gagawin nila sa Panginoon? Di ba, may iba sa inyo, sinira namin. Nasyata namin, natapos na yung presentation. Ito ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Pwede kang maligtas. Hatanggapin mo siya. Next year na lang. Tama ba yun? Tamang response ba yun? Pwede kang mamatay anytime. Tapos ayaw pa tanggapin ng Panginoon. So, anong kailangan natin gawin sa Panginoon? Sabi dito, nag-worship sila. Amen? Yun ang masaya. Yun ang nagbibring joy sa isang Kristiyano. Hindi yung ang ihintayin mo pa yung magkagulo, tatakang pa ng 666, kaya saka mo hanapin ng Panginoon. Huwag na, amen, ngayon na. Mga bata, sumamba ka na sa Panginoon, kilalanin mo siya, alamin mo kung ano yung gusto niya, tapos gawin mo na, amen? Para masiyansa siya. Ngayon, kaligtasan po, libre ang kaligtasan, hindi mo kailangan maglingkod sa Panginoon. Kailangan mo lang tanggapin siya, alamin mo na wala kang magagawa para sa kasalanan mo, para maligtas ka, hindi mo yung pwedeng bayaran, babayaran mo yun sa impyerno. Pero salamat sa Panginoong Jesus. Ngayon, nabuhay siya dito, pinanganak siya. Pero later, poproject mo na, siya ay mamamatay, siya po yung pinanganak, siya po yung Diyos. Hindi siya namamatay, kaso nagkatawang tao siya. So, paano yun? Mamamatay ba yung nagkatawang tao? Siyempre. At nahihirapan siya, nauuhaw siya, napapagod din siya. Naasal din ba siya? Alam mo si Jesus, siguro, dati wala pang sound system sa kanila eh. So si Gia, sumisigaw yun. Para matutunan ng mga tao yung kaligtasan. So kaya si Pastor, kinasubuhan ko rin. Amen? Minsan parang ulam na ako sa pansin, diba? Ulit-ulit pa. Okay, yun lang po yun. So, gusto yung maging masaya? Paano tayo magiging masaya? Sundan natin ang Panginoon, tingnan natin ang kanyang salita, nasan ba siya? Pag natagpuan natin siya, sambahin natin, at yun na, yun na, dun mo makikita ang kasiyahan. Kasi pag naghahanap ka, lagi maging mayaman, magkaroon ng kotse, saya na ako, naluma na yung kotse mo. Nagkaasawa ka, ayun, saya na ako. Niloko ka ng asawa mo, hindi na lang masaya. Pero pag natagpuan mo ang Panginoon, naglingkuran mo siya, tuloy-tuloy, yun ang masayang buhay. Ang dami ko na nakita nun. Meron kami mga kasama po sa Masbate, mga ibang missionary din, pambihira. Ang hirap ng buhay. Nakita namin dun eh. Eh dito pala, kahit pala dito, ang hirap din. Amen? Makulit ng mga bata. Hindi mo alam kung maglilingkod ba sa Diyos itong mga to. Maglilingkod ba kayo sa Diyos? Paglaki nyo? Sabi nyo lang yan eh. Sana, amen? Pero ilang taon yan, mga magulang, tulungan natin sila ngayon, gusto nila yan. Pag na-balkada yan, pag nahilig yan sa gadget, wala na yan. Hindi ko na makikita dito yan. Kaya tutulungan natin sila, amen? Kaya salamat sa mga teacher, tutulungan niyo yung mga bata, tiyagain natin sila, amen? So ngayon, gusto natin maging masaya, celebrate natin ang Panginoong Jesus. Siya mismo, yung buhay niya, ang kanyang kaligtasan, gawin natin ng tama. Kung gusto mo talaga mag-Christmas, hindi sige, basahin mo yung Bible, ituro mo sa mga bata na salamat sa Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya, pwede tayong maligtas. Amen? Paulit-ulitin nyo lang. Dalhin nyo sa church, paglaban nyo. Meron dito, buti nga si Jeff andito ngayon. Makulit na naman. Sino yung kakulitan mo dyan?
Di ba, bait ng kuya mo. No, sana ikaw din, ha? Kapatid mo ba yan? Hindi. O, sige. So, masaya na ba kayo? Bakit? Bakit? Oo lang kayo ng oo eh. Kasi may presentation kayo, ha? Ayan, pakinggan natin yung mga bata. Sana, hanggang paglaki nyo, magkakasama tayo, amen? Kung di man tayo, at least, kasama yung Panginoon. Kilalanin mo siya, sambahin mo siya, paglingkuran mo siya, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Ngayon lang po muna. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga mensahe, Panginoon. Maraming salamat sa inyong buhay. Sinayin niyo sa bawat isa amin. Inyong kabatayan din po, Panginoon, upang iligtas niyo kami. Panawa. I pray, Panginoon, yung inyong birth, yung inyong kapanganakan dito sa lupa, makita namin yung ending nito, Panginoon, ay para sa aming kaligtasan. Kayo po ay nabuhay. Hindi lang tatlong taon kayo nag-minister. Buong buhay nyo ay example para sa bawat isa. Mabuhay din po kami para sa inyo, Panginoon. At una, Panginoon, again, maglingkod kami sa inyo in the way ng soul winning, Panginoon. Maligtas din ang mga tao sa paligid na, Panginoon. Kayo po malalating. In Jesus' name we pray.